Nabubulok na ang nasa 2 milyong kilo ng basurang mula sa Canada na ibinagsak sa Manila International Container Port noong pang nakaraang taon. Kaya pinag-iisipan na ng Bureau of Customs na i-dispose na lang sa Pilipinas ang basura imbes na ibalik pa sa Canada. Live mula sa Quezon City, my report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, mahigit isang taon na rin no, mula nang makarating sa bansa ang ilegal na kargamento ng basura mula Canada. At dahil na rin sa bilis ng pagkakabulok nito at dahil na rin sa tagal, ay pinag-aaralan ngayon ng Bureau of Customs ang posibilidad na dito na lang sa bansa i-dispose ang basura. Bagay na inalmahan ng ilang mga environmental group dahil maling mensahe raw ang ipinadadala nito sa international community. Mula June hanggang August 2013, pumasok ang 50 container na ito galing Canada na idineklarang plastic na pang-recycle. Pero matapos sa mahigit 6 na buwan sa isang spot check ng Bureau of Customs, nadiskubring imbis na plastic, samot-saring basura ang laman ng kabuuang 50 container kabilang ang ilang gamit na adult diaper. Nakabinbin ngayon ang kasong isinampa laban sa kumpanyang consignee ng kargamento at 2 customs brokers. Pero mahigit 1 taon na rin nakatenga sa Manila International Container Port ang may katumbas na mahigit 2.5 million kilos ng basura mula Canada. Nababahala na raw ang customs, lalo't nabubulok na raw ang basura at kahit 3 to 5 kilometers ang layo nito sa ibang mga kargamento at komunidad, may implikasyon pa rin daw ito sa kalusugan. 1 year na ito mahigit. And nabubulok ito, basura ito eh. Kumakatas ito, bumabaho ito. And kailangan, obligasyon naman ng Bureau of Customs dahil nasa custody namin itong mga containers na to na mag-isip ng contingency plans. At kahit wala pa raw 5% ng kapasidad ng Manila International Container Port ang okupadong espasyo ng basura, mahalaga pa rin daw matanggal ito sa gitna ng problema ng port congestion. If the Canadian government says, okay, we're gonna ship it back, well and good. Diba? But what if they don't? Or what if magtagal? So one of the options, again, reiterate ko lang, it is one of the options, is to see if we can dispose of the garbage in the country ourselves. Kesa naman maging patuloy itong pangamba. Pero kahit plano pa lang, umalma rito ang grupong Eco Waste Coalition at Greenpeace. Kung ito, pababayaan lang natin na makalusot, kumbaga, ano ang kasiguruhan natin na hindi siya mangyayari uli? At paano kung magtagal pa rin siya uli? Nakakabahala raw na bukod sa laki ng basurang pwede raw mapuno ang buong Quirino Grandstand, nakakatakot daw ang implikasyon nito sa kalusugan at kalikasan. Hindi natin alam anong posible kung ito ay may mga adult diapers, mayroon siyang mga laman na pwedeng pag ini-open natin dito sa atin at tinapo natin dito sa atin, ay maaaring anong mga sakit ang pwede nating makuha. Pero nilinaw ng customs na kung sila raw ang masusunod, dapat daw talaga ibalik na ito sa Canada. Pero kailangan daw nila maging praktikal at paghandaan ng mga posibleng sitwasyon. Kailangan natin mag-isip ng paraan na paano hindi natin ito pwede patagalin dito. So paano na? Ano ang next step natin? But we will not do it if we are not allowed to do so. So again, ang may final say nito ay DENR and DFA. Maging ang DENR, gusto na rin daw na maibalik na sa Canada ang basura, lalo't bukod sa implikasyon sa kapaligiran, malaki rin daw ang gastos kung dito sa bansa i-dispose ang basura. Dati na rin daw sinulatan ng DENR ang Environment Department ng Canada. Pero dahil daw sa tagal ng pag-uusap, pinag-aaralan na raw ngayon ng ahensya na sa halip magtagal sa port, ilagak muna ang basura sa isang local waste disposal facility hanggat hindi natatapos ang usapan sa pagitan ng 2 gobyerno. On the part of the DENR, we have already take action on that issue. In fact, we have written the Environment Department of Canada regarding this waste. Kaya lang, based on the interagency committee, since it has already become an international issue, so the interagency decided that this should be handled and resolved through diplomatic channels. At Jessica, sa isang text message mula kay DFA spokesperson Charles Jose, sinabi niya ang ongoing pa raw yung negosasyon sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng Canada hinggil sa disposition at disposal nitong ilegal na kargamento ng basura. Wala pang eksaktong time frame no, kung kailan matatapos yung negosasyon o kung kailan magkakaroon ng desisyon, pero suportado naman daw ng DFA ang interagency effort ng gobyerno ng Pilipinas. Jessica. Alam mo, Dano, matagal-tagal na ito. Ah. Parang kung hanggang ngayon palang pinag-uusapan niya. Eh nakakainis na kasi itong balitang ito, hindi lang nakakagalit, nakakainsulto.
Correct, Jessica. Although ngayon ang sinasabi sa atin no ng Bureau of Customs at DENR no, kung gugustuhin naman kung talaga naman daw no ang pag-uusapan no ng policy level, ang gusto naman daw talaga nila ay maibalik na sa Canada yung basura. Although syempre because this is an international issue, you have to talk this over through diplomatic channels gaya nga ng nasabi ng DENR. Also, hindi rin basta-basta maialis, sabi sa atin ng Bureau of Customs, yung basura doon sa Canada because para maalis 'yon because these are cargo, this is cargo of questionable legal status, kailangan mo nang isettle yung storage fees, port-related fees at iba pa. Pwede naman daw nila iproseso yung exit documents, pero ang problema, sinong magbabayad nito? Sinong magbabayad ng storage fee? So, yun yung mga bagay na kinoconsider pa in terms of yung disposal netong basura na ito, Jessica. Pero, alam mo, pag dinaan pa sa ganun na, ano ba yun? It doesn't make sense. Diba? Bakit kasi pinadalhan tayo ng basura in the first place? I understand, Jessica. Jessica, that's already a matter of case, no? Kasi nasampahan na ng kaso yung sinasabing consignee nitong basura na ito, pati yung dalawang customs brokers ng kumpanya na yon. So yung kaso na yon, I understand, sinampa ito noong February 2014 and ongoing na ito before the DOJ. Ngayon, ang tanong na lang is whether or not ilalabas itong basura na ito, ibabalik ito sa Canada, at kung ilalabas ito, kailan ito ilalabas. Yun yung laman ng negotiations ngayon, Jessica. Aanhin daw ba yan? Bakit may ganyang shipment na nakarating dito? Sino yung consignee, Dano? At paano siya? Pinapanagot ba siya? Yung initial doon, yung sa impormasyon natin mula sa Bureau of Customs, yung basura na pinasok dito sa Pilipinas, yung initial na declaration sa kanya is plastic for recycling. So, nakapasok paliwanag sa atin ng Greenpeace, no? Nakapaloob kasi ito sa Basel Convention na bawal maglipat-lipat ng basura sa iba't ibang bansa or from one country to another except for recycling. Bale, ang lumabas, dineclare nila ito na recycling, plastics for recycling, pero lumabas na heterogeneous waste ito, mixed waste, iba-iba. So ito yung, nung hinarang ito ng customs, doon nagkabistuhan, so to speak, na hindi ito plastic for recycling, ito ay heterogeneous waste. At ngayon, yun ang pinag-uusapan kung kailan ito ibabalik sa Canada, Jessica. Kasi napaka-anomalous niya na, biro mo papadalhan tayo ng plastic for recycling, and dami-rami rin kaya nating plastic dito na kailangan pang i-recycle. Diba, tambak-tambak nga ang mga basura dito sa atin eh. In any case, maraming salamat sa'yo, Dano Tingkungko.